hindi masyadong tama yung ginagawa niya. Ang ginagawa niya kasi paganto, di ba? Dapat paganto. Ay, ganun. Kahit blush, dapat ganun. Itong dapat gagamitin mo. Ay, ganun. Pag-contour mo siya ginagamit, pero okay lang. Pagbabaligtad natin. Pinagsasabay-sabay mo sila. Oo, pinagkasama. Tama ba yun? Kasi medyo nasasalba yung makeup talaga niya kasi maganda yung balat niya. Akala niya dati, magaling ako mag-makeup. Tapos nung nakita niya ako mag-makeup ng tunay na buhay. Medyo pinagmamasang ko lang siya, pero parang... Madami siyang napansin na mali sa ginagawa ko, pero ano, hindi niya sinasabi sa akin. Charot! Hi mga kalakwacha! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Cassie. And for this vlog, kasama natin ngayon si Seriously Ramwin. Ayan, subscribe kayo sa channel niya dyan sa baba. Saka lalagay ko yung link sa description. And for this vlog, kasi maraming nag-request sa akin na mag-makeup tutorial. Kaso lang, guys, kasi ano, hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Diba? Kagaya nga nung nabanggit ko dun sa ibang vlog. Kaya, as promised, papaturo tayo kay... Teacher. Kay Teacher Ramwin kung... Ano ba yung mga dapat i-correct dun sa way ng pag-makeup? Kasi marami akong gamit. Hindi ko alam paano gamitin ng tama. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Basta comment sila na maganda yung final look. Pero yung process is medyo hindi tayo sure. Kaya... So, kailangan natin i-correct yung mga maling bagay na nagagawa. Yes, oo. Para malaman nyo yung anong mali at kung paano ba ang proper na pag-makeup, please keep on watching. Mag-makeup ako ng sarili ko, tapos i-judge niya kung tama o mali. So, tuturo ko lang sa kanya yung mga tamang proseso siya. Kung may mali, itatama. Kung may tama at parang feeling ko may i-enhance pa, kailangan natin sabihin. Yeah, ayun, let's go. Because sharing is caring. So, ang pinakauna natin gagawin is maglilinis ng best. Hindi ko talagang ginagawa. Dapat lagi kayong naglilinis ng mukha para pwede na siyang dumihin. De joke lang. Para lang... Hindi na nagpapatong-patong kasi mabigat yung makeup, di ba? Hindi ko ito ginagawa for the vlog lang. Charot. Ginagamit ko pag ano, tinatamad na ako. Hindi ko ganun kalinis na tao. Charot. So, yan po si Cats. Wala talagang makeup. Yeah. Malulawan nila yung mga sikreto. Next is, magpo-primer ba ako? Ano bang first step mo normally? Yung totoo ha? Actually, ang ginagawa ko, pinaghalo ko itong tatlo usually. Pero ngayon kasi nag-ditch ako, so parang may magbabago sa tuk ano nito. Sa shade. So, ang ibig mo sabihin, pinagsasabay-sabay ko sila. Oo, pinagkasama. Tama ba yun? Kasi meron siya dito, professional BB cream at saka liquid foundation. Number one, hindi parehas ang BB cream at saka ang liquid foundation. So, hindi niyo po dapat pinagsasabay. At ang primer, kailangan ipagsitin niyo muna sa mukha. So, ito muna. Para saan mo yung BB cream? Yung BB cream kasi parang siya all-in-one. Pang blemish siya eh. Eh, wala ka namang blemish. So, kung wala kayong masyadong scarring or blemish, mas maganda na mag-stick na lang kayo sa liquid foundation. Hala, sinisimot natin yung primer. Wala na natin. Ah! So, ayan guys, hindi, ulit ko ha, hindi po hinahalo. Wala ba? Hindi, pero gaganon-ganon. Dun. Pwede yung lagay mo muna, product application, tapos spread out muna ba sa pataas? So, sa lahat din. Lala sa T-zone. Ang ginagawa kasi ng primer, kung open pores ka or may mga pimples ka, kung may rough patches ka, pinagsasmooth niya. Para wala akong nilagyan sa leeg. Okay lang yun. Okay lang din naman kasi yung sa leeg naman foundation. Okay lang to na kamay-kamay. Oo, palabas. Yan, pataas. More normal, dapat pataas. Ganun? Kasi pag pababa, magsasag yun yung face. May mga ganun pang chenes. Pag ganito, dito lang. Kasi ito dapat more on sa may oily na part ka kasi yun ang ginagawa ng leeg. Kakaya dun sa tea kasi yung... Asan yung T-zone? Ito ba yan? Yeah. Hula hoop, di ako sure. Medyo hindi ba siya sure. After nun, pumili ka lang ng isa kung foundation or BB cream. Pinili ko ay yung... Anong ginagaya mo pang lagay? Ito. Ah, ano yan? Ano yan? Beauty blender. Ito yung pamaano ko. Pero ginagawa ko, dalili muna. So, pwede naman product application din. Nga, iba-iba nga kasi yung way natin. Pwede naman na ganyan product application. Ako ginagawa ko is, ginakuha ko na yung beauty blender tapos doon ako kukuha ng product. Ano gagamitin mo dyan? Dalawa tong parts na to. Ito muna. Yan. Dito ako umad kasi tamad.
Kailangan natin ng translation. Si Kats kasi more on Avon girl kasi siya. Hindi siya masyadong mahilig maghahanap-hanap ng mga gamit tulad. Hindi ko alam yung mga dapat bilhin kasi binibigay lang sa akin yung brochure tapos ayun. Wala na, bili na. So, mali nyo next time kapag medyo may budget-budget na tutulungan ko naman siyang mamili ng makeup niya. So, kaya pagka binigay ng sponsor, gano'n? Mm-hmm. Bigay-bigay lang. Parinig. Baka naman. Baka naman. Yung mga lip tint ko na hindi pa dumadating nga, pecha na, nakakaloka. Charot. Okay, pakpalak, 101. Next step, ano sa tingin mo yung gagawin natin? Concealer. Very good. Kasi, ayan, kasi dapat liquid-liquid lang muna. Liquid cream, hindi mo pwedeng pag nag-liquid ka, magpa-powder ka na. Kasi pag nag-liquid ka, kasi powder ka, kasi nalagyan mo ulit ng liquid, magiging kang birthday cake. Hindi mo naman birthday. Mag-ano siya, parang buo-buo. Mag-cakey siya. Ganito ako maglagay. Tama ba yun? Okay naman. O, basta huwag masyadong malapit sa dulo ng mata. Yeah, tapos yung pa-triangle. Pero yan lang nilalagyan mo. Dapat lagyan mo rin sa peach. Bakit? Para saan yung yun? Para ma-highlight yung nose mo. Sige, ligyan na. Tapos, hanggang saan yun? Ito? Itong po. Tingnan mo. Ito. Ito. Tapos ito onti dito. Parang tatlong strikes lang. Yan. Okay na yun. Dapat mas light yung ginagamit yung concealer. Ito, mas light ito. Mm-mm. Parang ngayon, dog meditation. Ito yung ginamit, yung dulo. Yung dulo, para mas maabot siya. Wait lang. Ang ginawa kasi niya, pinagaganto niya yung sa highlight niya dito. Para makita niya yung, ano, dapat ginanto niya. Ang pinakagagawin mo talaga dapat is, i-blend mo siya na nakasipin lang yung product dyan. Para makita niyo kung ano yung difference. Tignan niyo. So, yan, naka-highlight yung ilong ko. Tapos sa kanya, parang nag-bumuo. So, ay, ganun. Ngayon lang kasi ako naglagay ng ganun, hindi ako nagaganyan. Tapos, onting blend lang yung parang matatanggal lang yung harsh lines. Ganun! Salamin. Nakating ka ba? Oo, nakating ka. Ayan. Tiga mo. Pack highlighted. Okay na siya. Next is... Ano sa tingin gagawin? Hindi ko alam yung kung powder na ba ako o magbablush ako. Kasi yung blush ko, liquid. Or gamitin natin yung blush na... ganito. Powder. Okay. Ikaw, ano bang... Hindi, gusto kong matutunan yung powder kasi hindi ako nagagano'n. Kadalasan kasi mabilisan lang yun. Pero normally, sige, dahil magliliquid ka, pwede mo siyang gawin pero kailangan mabilis natin siya. Tapos, pag mag-blush ka, as in, diretso lang. Since may ano ka naman, ito lang part na to, huwag mong gawin buo. Iba-iba kasi yung technique. At saka depende din yan guys sa liquid na blush on. Hanggang dito lang diba kasi yung contour. Ako, umaabot ako dito. Kasi madalas magkoconnect namin yun. So, ayun yung ginagawa. Dapat nagsismile ka para lumalabas yung apples. Paano? Smile ka lang. Tapos makita mo yung bilog. Yan. Charot. Yan yung alagyan mo. And hindi masyadong tama yung ginagawa niya. Ang ginagawa niya kasi paganto, di ba? Dapat paganto. Ay, ganun. Kahit blush, dapat ganun. Mm-hmm. Kasi para... Yung kakaganto mo kasi magda-drag down yung blush oil. So, ganyan din. Mm-hmm. Para ganun-ganun. So normally, di ba nag-liquid, ano kasi siya, nag-blush on kasi siya liquid. Pero kung hindi siya nag-blush on na liquid, dapat isiset niyo agad yung ginawa niyang concealer. Ang gagawin niyang powder. Gusto ko mag-baby powder. Sabi ni Aunt Lutz, pero mamaya pa yun. Ah, mamaya pa ba yun? Ano muna dapat? Dapat, gagamit ka ng... Kasi dalawa yung liquid foundation ni Peach. Peacher pa natawagan namin. Totoo talaga yun. Isang light at saka isang dark. Normally, dapat. Kung ano yung pinang-conceal mo pa lang, ha? Yung pinang-conceal mo, yung kinonceal mo lang na spots, tapatungan mo ng... light ito, na powder. Ito muna yung light. Ito na-brush dito is yun. Ay, ba yan? Wag, bitch. Ito gamitin niya. Itong dapat gagamitin niya. Ay, ganun. Pang-contour mo siya ginagamit. Pero okay lang yan. Pagbabaligtad natin yan. Okay, so... Dapat yun yung pang-contour. Yung nalagyan mo na ng concealer. As in, huwag ka matakot. Sige, kahit makapal yan, okay lang. Basta, ang ginagawa kasi niyan, guys, kapag sinet niyo agad yung... ay, pag pinowder niyo agad yung buong mukha, walang kwenta yung pinansin niyo. So, normally dapat, kung ano muna yung pinansin niyo, yun mo na yung patakpan nyo ng powder. So, isaset nyo siya. Pati yung ilong? Oo, pero teach dahan na lang yan. Yung ganyan lang din. Tapos yung sa forehead mo din. Tapos afternoon, you have the choice of doing your face na nun buo. Kung ano yung pinaka-face powder mo, yun na yun. Itong isa. Yung darker shade niya. So, buo. Pati buo. Yung blush pa patungan ko. Oo. So, ganyan din. So, okay na yan kasi, buong mukha mo na yan. At saka hindi nasayang yung... Pero yung sa ilong, lalagang pa rin ito. Pero not too much. Parang dahan-dahan lang. Ganun-ganun lang. Pati yung dito, yung side ng ilong. Oh, diba? Mas okay siya. Leeg, tenga. Don't forget.
ayaw niyo yung mukha na parang kinukuha na kayo ni Lord, parang umiiwala yung kaluluwa niya sa mukha. Saka yung ano, pag mag-makeup, di ba dapat nasa tama kayong ilaw? Mm-mm. Kasi baka maya dyan paglabas niyo, iba yung light. Mm-mm. Tas mukha kayong kasama. Tandaan niyo guys, pag yellow yung ilaw, para ang dating is parang ang light ng nalalagay niyo. Pag puti, parang akala niyo ang kapal na, pero ang konti pa din. So, mas maganda kung mixture of yellow at saka white. Ay, true. Parang white. True nga kasi nung first time ko nag-ring light, feeling kong kapal ng makeup ko. Pero paglabas mo, super natural lang. Tapos nung... Kaya, guys, kung papanoorin niyo yung mga vlogs ko na makeup tutorials ko, meron kasi ako ring light, pero puti lang. Pero pagkatapos ng look ko, ginagawa kasi lumalabas ako sa may sunlight, tinapakita ko yung effect ng makeup. May ibang light. Kung may lighting, tapos yung ilaw ng araw, mga ganun. So, parang talaga nakakatulong siya. Oo. Pwede naman, tama naman yun kung masyadong malaki yung panga mo. Pero hindi naman kasi malaki yung panga mo. Ang gusto lang natin mag-accentuate itong part nito. So, hindi ako nakaganto ako. Para, nakikita mo yung shadows ng ilaw mo. Tatada rin mo lang ng marami. Dito sa ibabaw. Pag-a-nurn.